Well, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre mga kaibigan, sa ating mga kaibigang OFW, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig at nanonood sa ating pong vlog na ito. Well mga kaibigan, alam nyo ba na viral ngayon at kumakalat sa social media itong video ng isang lalaking naglakas loob na singilin si Senator Peter Cayetano ng 10,000 piso habang si Senator ay namamasyal dito sa mall. Namamasyal kasama ang kanyang pamilya. Bayan mga kaibigan, na para mas klarado ay panoorin muna natin ang video, tingnan natin at ipapakita ko sa inyo. Uy, si ano, si ano? Kita. Sir, 10K, sir! Sir, 10K! So ayan po mga kaibigan, ang isang tagpo no sa isang mall kung saan naglalakad sila at ito ho ay nakita lamang natin. Pero alam niyo ba mga kaibigan, in fairness naman kay Senator Peter Cayetano, kayo naman baka naman na-approve ito sa Senado. Yun yung dapat pagtuunan natin ng pansin. Dapat i-consider din natin. Baka naman di pa naman na-approve yun sa Senado. Diba? Tapos, ngayon, sisingilin ninyo, diba? Ito ang tinitingnan natin, baka hindi pa naman na-approve. Pero alam nyo mga kaibigan, isa din sa tinatanong ko, or baka naman ginamit lang niya ito plataforma para makapasok sa Senado. Diba? Maraming dapat i-consider, ha? Maraming dapat pag-aralan. Kasi, baka hindi pa naman, ano, wala pa namang pondo. O, di ba? Pero, kinig asin mga kaibigan, minsan, sabi pa nga, kung magbibigay tayo ng pangako sa sambayan ng Pilipino, dapat yung kayang-kaya, yung kayable. Yung kaya, kayable, kaya maibigay. Kasi alam mo, malaki yung 10K para sa sambayan ng Pilipino eh. Siyempre, sa nagtataasan yung mga presyo ng mga bilihin ngayon. Oy, tika nga pala, abangan nyo po yung sunod na vlog natin. Abangan nyo, tatalakayin natin yung nagtataas ang presyo ng bilihan at ano yung epekto nito sa hinaharap dito po sa napipintong pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bigyan po natin ng konting reaction po yun. Ayan. Pero balik po dito tayo kay Cayetano. So, ayan po mga kaibigan, yun po yung sinasabi natin na huwag natin paglaruan ang damdamin ng mga mamamayan. The reason why na nawawala ng gana ang tao sa mga traditional politicians, sa mga politiko, dahil minsan binubugbog sila ng pangako eh. Binubugbog sila ng pangako na pagdating ng panahon ay hindi naman nakukuha nila, hindi naman naibibigay, no? Actually, ako para sa akin, ang saya-saya ko kung makakuha ko ng 10K. Pero based on our experience doon po sa mga nagdaang panahon, nung tayo nga ay binigyan ng ayuda, di po ba? Ang hirap nga rin makakuha eh. Minsan nga may mga taong siguro hanggang sa ngayon di pa nakatanggap ng ayuda. Tingin ko lang ha, dahil sa sistema, sa ang hirap, di ba? Dapat ito ay dumaan sa pinaka masusing pag-aaral. Pinaka masusing pag-aaral kung paano, kung sakaling totoo man na paano ito may distribute sa taong bayan. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kaibigan, ano po ang komento ninyo dito sa 10K ayuda ni Senator Alan Peter Cayetano? Ano po ang inyong masasabi rito? Well, comment down below lang mga kaibigan. This is just a short reaction video. Napatawa lang ako kasi nakita ko yung video na yan. Ulitin natin. One more time para po sa inyo. Pagbibigyan ko. Uy, siya nang, siya nang. Kita. Sir, 10K ko, sir! Ayan, 10K. Sir, 10K. 10K, no? So,
medyo embarrassing yung video niyan, mga kaibigan, pero ito ko ay kumakalat na po sa social media. Sa mga oras na ito, nag-viral na po ito. Kaya nga ho, na-i-vlog din natin kasi nakita din natin. Alright, so hanggang dito na lamang po muna, mga kaibigan. And of course, aming kaming love shoutout. Siyempre, shoutout po tayo, mga kaibigan, sa ating Team Ayuda Revive. Ayan po, ito po yung grupo na talagang ang layunin lamang nila ay mag-suporta sa mga maliliit na mga vloggers. Ayan, punta lang po kayo kay Ati, hanapin nyo lang po si Ati Ligaya Channel or NSB Official. Talagang super duper supportive sila sa mga maliliit na mga channel. Kahit bago ka pa lang doon, pupunta ka lang sa mga live streaming nila at magantay ka lang doon. Nagbibigay sila ng mga ayuda. Speaking of ayuda, ito ho ay ayuda para naman sa YouTube. Ayan, hindi po perang ayuda. Yung pong mga YouTubers, pag sinabing ayuda, okay, alam nyo na po ang bagay niya. And of course, Miguel Love shoutout to Tita Mel. Miguel Love shoutout sa iyo, Tita Mel. And Jancy Tamares. Alam niyo, mga kaibigan, please follow Jancy Tamares. Isang magaling na singer sa YouTube. Napakaganda po ng boses. Although, hindi po man siya nadidiscover. Pero ang ganda po ng boses. And of course, please follow my our friend. Efren, your friend. E-follow po natin yan, isang kaibigan natin sa social media. Boss Rapi Pamagmahal, Demonyeta Angel, Vadsy, Miga Love shoutout po sa inyo. Well, mga kaibigan, hanggang dito po muna, no? At taong gala po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagyakap at pagsuporta po sa akin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong mga komento na lagi pong ibinibigay ninyo at nabubus po ang moral natin para mas lalong gumawa pa ng mga reaction video. Hanggang sa muli po, ingat lang po natin, mga kaibigan. Ingatan lang po natin ang sarili at laging pakatandaan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at laging ugaling humingi ng tulong sa poong may kapal. Siya lang po ang nakakalam sa tagumpay ng ating buhay. Hanggang sa muli po, mga kaibigan. Taong gala. Bye-bye and God bless. The EE Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.